kapatid ni Arvin, ikwinento ang ginawa ng suspect sa burol. Detalyadong ikwinento ng kapatid ng biktima na si Arvin Lulu kung ano ang mga ginawa ng mastermind sa burol ng yumaong si Arvin at Lerms Lulu. Talaga namang saksakan umano ang kapal ng mukha at painosente ang galawan. Ganito nga ba talaga ang nagagawa ng pera? Sa isinagawang investigasyon ng mga otoridad ay lumalabas na kumpare ng mag-asawang online seller sa Mexico, Pampanga ang mastermind sa pamamaslang sa kanila. Ayon kay Police Colonel J.D. Maandal, Provincial Director ng Pampanga PPO, inaanak ng mastermind ang anak ng mag-asawang pinatay na sina Arvin at Lerma Lulu. Sinabi naman ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, Regional Director ng PRO3, gaya ng mga biktima, nagbebenta rin ng mga beauty product ang umano'y mastermind. So kung mawawala yung mag-asawa, siya na yung magiging exclusive distributor at the same time, mawawala na rin yung utang niya. Saad ni Maranan, may 13 million umanong utang sa mag-asawa ang mastermind mula sa nakuha niyang mga beauty products sa mga biktima. Binayaran din umano ng mastermind ang isang grupo ng 900,000 para ipatumba ang mag-asawa. Noong Martes, October 15, nadakip ang pitong suspect na sina Arnold Dailan, Arnel Buwan, Robert Di Maliwat, Rolando Cruz, Jomi Rabandaban, Sancho Nieto, at umano'y mastermind na si Anthony Limon sa magkakahiwalay na operasyon sa Pampanga at Nueva Ecija. Ayon naman sa kapatid ng biktima na si Leslie Lulu Manabat, nakabilang pa umano sa mga unang nakiramay sa pagkamatay ng mag-asawa ang mastermind na si Anthony Limon at ang isa pang pinaghihinala ang kasabwat nito na si J.M. Perez. Ngunit ano naman kaya ngayon ang ikwinento naman ng kapatid ni Arvin Lulu na ginawa ng suspect sa burol? Sa isang interview nga ni Alisa, kapatid ni Arvin Lulu, ibinahagi niya rito ang ginawa ng mastermind sa burol ng kanyang kapatid. Pagkakatanda pa ngayon ni Alisa ay nakikipag-usap pa daw si J.M. Perez sa mama ni Lerma. At si Anthony Limo naman daw ay ayaw pumasok sa loob kung saan nakaburol ang mag-asawa. Hindi raw nakausap mismo ni Alisa ang mga mastermind sa karumal-dumal na pagpaslang sa kanyang kuya Arvin at ate Lerma. Ngunit ayon umano sa mga nakausap ni J.M. Perez, ay alamin din umano ng pamilya ang mga may pagkakautang sa mag-asawa, ani Alisa. Tapos, sabi pa po nila yung mga may pagkakautang tingnan din po, ganon. Tapos syempre para makatulong daw po sa mga gastusin, ganyan. Kung sino pa po talaga yung nag-a-advise, siya pa po talaga. Kaya very unimaginable kung paano po nila nasikmura na nakikita na umiiyak po yung mga magulang po namin, pamilya po namin, tapos yung parang naguhugas kamay pa. Hindi ko alam paano nasikmura yung pumunta pa sila. Pagbabahagi pa nga ni Alisa na close umano si na Lerma at ang mga mastermind. Napag-alaman pa raw ni Alisa na may health problem umano si JM at nais pa itong tulungan ni Lerma sa pagpapagamot nito. Kaya hindi ko po mawari na habang iniisip po ng ate ko na tulungan siya, yun po yung pinagpaplanuhan nilang gawin sa mag-asawa. Umiiyak ng ibinahagi ito ni Alisa. Kaya ganoon na lamang ang galit ang mga netizen sa mga mastermind. Best actor at actress din pala yung mag-asawang mastermind. Matigas yung babae, magaling magpanggap, yung lalaki ang hindi kaya ng apog. The Great Pretender yung mga demonyo, yun pala sila may pinakamalaking utang, 13 million. Pag ang isang tao may inggit sa katawan, may kasama laging galit yan, kaya napakadelikado talaga ng mga taong ganyan.